What's up mga ka-techno? Welcome to my channel. So for today's video mga ka-techno, no, share ko lang sa inyo itong nabili kong smart multifunctional rice cooker. So bali yung kasama ng rice cooker na ito mga ka-techno, ito. So ayan, measuring cup, panandok, manual, and then syempre yung power cable niya. So wala siyang kasamang steamer, hindi natin alam kung bakit. So bali mga ka-techno, ito yung kaldero niya. So yung mga ka-techno, medyo malaki siya, tsaka maganda yung quality, mabigat. Ayan. So bali mga ka-techno, itong rice cooker na ito, hindi siya basta rice cooker lang. Sabi ko nga, smart multifunctional rice cooker siya. So as you can see mga ka-techno, no, makikita nyo marami siyang ichiburechi dyan, no, mga selection tsaka mga buttons. So saksak ko muna yung power cable, tuturo ko sa inyo kung paano pag-operate netong multifunctional rice cooker na to. So ayan mga ka-techno, once na saksak nyo yung power cable, matik yan na mag-open agad siya. So yun yung mga selection mga ka-techno na pwede nyong lutuin, no. Syempre yung rice, pwede kang magluto ng meat, pwede kang mag-steam, soup, porridge, cake, and yogurt. So para makapag-select ka sa isa sa mga yan mga ka-techno, pindutin nyo tong function. So ayan, yun sa rice. Sa rice, nakaset na siya ng 45 minutes. Fast cook, mabilis ang lutuan, 35 minutes. Sa meat, 1 hour. Pag mag-i-steam ka, 40 minutes. Sa soup, 1 hour and 30 minutes. Porridge, 1 hour and 10 minutes. Cake, 50 minutes. Sa yogurt, oh, grabing sa yogurt, 8 hours. So bali dito sa ilalim mga ka-tech na meron na siyang apat na selection. Napipindutin nyo na lang din yun na kailangan mag-function. Halimbawa dito sa rice, matik yan, sa rice na agad. Fast cook, porridge, cake. Kung mapapansin nyo mga ka-tech na meron siyang preset, so para saan ba yan? So halimbawa magluluto ka ng rice, pindutin mo yung rice, tapos yung 45 minutes kulang pa, kumbaga hilaw pa yung kanin mo, pindutin mo yung preset para makapag-adjust siya ng minuto. Tapos meron siyang negative sign tsaka plus sign. Plus sign yung pangdagdag ng minuto. Halimbawa yan, 1 hour. 1 hour and 30 minutes. Kung gusto mo naman bawasan, ano siya yan? 1 hour, 30 minutes. So once na set nyo na mga ka-techno at gusto nyo nang umpisa magluto, pindutin nyo lang tong start. So yan, nag-uumpisa na siya. Kung makikita nyo yung paikot-ikot na yan, ibig sabihin lang yan, nag-start na siyang magluto. Sa pang button na mapapansin nyo dito mga ka-techno, meron siyang warm tsaka cancel. So yung warm na yan, pagkatapos mong magluto, pwede mong pindutin para yung niluto mo, kung kanin man yan o soup, eh mainit-init pa rin pagka hinain sa pagkainan. So may cancel din siya na nakalagay dyan mga ka-techno. Halimbawa yan, nag-uumpisa siyang magluto, gusto mo siyang i-cancel, pindutin mo lang yung cancel. So ayan, makakancel na siya. So bali yun lang naman mga ka-techno kung paano pag-operate na itong multifunctional rice cooker na to, no. So nakikita nyo mukha siyang touchscreen mga ka-techno, pero hindi, dipindot lang siya. So syempre mga ka-techno, tatry natin magluto ng kanin. Titignan natin kung gano'n nga ba ka-smart itong multifunctional rice cooker na to. So bali yan mga ka-techno, simulan na natin magsaing. Yan. So syempre sa rice tayo, 45 minutes. Bali yung sinain ko mga ka-techno, 8 gatang yun. So bali titignan natin mga ka-techno kung kaya na ba ng 45 minutes yung 8 gatang na isinain natin. So umpisa na natin mga ka-techno, start na natin. So balikan na lang natin siya mga ka-techno after 45 minutes. So bali yan mga ka-techno, 22 minutes na lang. So ganyan siya pagka nagluluto mga ka-techno. Isa namin yan nag-i-steam. Yan, so antayin natin matapos. So bali yan mga ka-techno, tapos na yung 45 minutes. Check natin. So yan siya mga ka-techno. So okay siya, nakaluto naman. So bali yan mga ka-techno, gumawa tayo ng cake, no. Dahil nga merong cake selection dun sa rice cooker natin. So yan siya.